dilim niyo ang Panginoon, nakilailang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami ay pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang hanggan, sa buhay na walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Hawak ng Panginoon ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. Ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto. Ngunit ang Panginoon lang ang nakasasaliksik ng puso. Ang paggawa ng matuwid at kalugod-lugod ay higit na kasiyasiya sa Panginoon kaysa mga handog. Ang masama ay alipin ng kapalaluan. Ang ganitong ugali ay kasalanan. Ang mabuting pagbabalak ay pinakikinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahinatnan. Ang pagkakamal ng salapi dahil sa kadayaan ay maghahatid sa maagang kamatayan. Ang isip ng masamay lagi sa kalikuan, kahit na kanino'y walang pakundangan. Parusahan mo ang manlilibak at matuto ang mangmang. Pagsabihan mo ang matino, lalong lalawak ang kaalaman. Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama. Kaya siya'y gumagawa ng paraan upang sila'y mapariwara. Ang hindi pumapansin sa hibik ng mahirap, daraing din balang araw, ngunit walang lilingap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ko. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay
ayon sa utos ng puon, ang gawain araw-araw. Sa pagsunod sa utos mo, puon, pangunahan mo ko. Ang lingkod mo ay truang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Sa pagsunod sa utos mo, puon, pangunahan mo ko. Ang pasiya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Sa pagsunod sa utos mo, puon, pangunahan mo ko. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Sa pagsunod ko sa utos mo, puon, pangunahan mo ko. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naruroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo, puon, pangunahan mo ko. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Sa pagsunod sa utos mo, puon, pangunahan mo ko. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang sunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siyang kung ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo munang lahat. Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ay siya kong ina at mga kapatid. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Alam naman po nating tayong mga Pilipino ay mapagmahal tayo sa pamilya, di ba? Ang ating mga pagsisikap ay para sa ating pamilya at para sa kanilang kinabukasan. Kaya nga, hindi talaga natin makakalimutan kung mapapansin niyo po sa ating mga dasal ay atin talagang pinagdadasal ang ating pamilya. Hindi lang ang pagdadasal natin nakatuon sa ating sarili, kundi nakatuon din sa iba, lalong-lalo na sa ating pamilya at sila ang laman ng ating panalangin.
Iba't iba po ang dasal natin sa ating pamilya. Sabi pa nga na sa akin na, Father, ipagdasal mo naman ng pamilya ko na sana proteksyonan sila. Maganda ang kanilang kalusugan o di kaya maganda ang kanilang kinabukasan. No? At alam niyo po ba, mga kapatid, ano ang pinakamagandang dasal para sa ating pamilya? Ito po para sa akin ang pinakamagandang dasal para sa ating pamilya. Well, of course, okay naman po yung pagdasal natin ang kanilang proteksyon. Pagdasal natin ang kanilang kinabukasan. Pero para sa akin, ito yung pinakamagandang dasal para sa kanila. Na sana ang bawat membro ay mapalapit sa ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na Poong Nazareno. Amen? Diba? O kaya, to make it simple, no? Nang bawat pamilya sana na kinabibilangan ninyo, na kinabibilangan ko din, ay makadiyos sana silang lahat. Kasi mga kapatid, unfortunately, hindi lahat ng membro ng pamilya natin makadiyos. Tama po ba? Minsan nakikita lang natin kapag nagsisimba tuwing Linggo o araw-araw, si nanay lang, o di kaya si tatay. O di kaya ito yung nakakalungkot. Minsan iniimbitahan pa tayo ng ating mga anak, ma, pa, pwede ba tayong magsimba? Kasi nahalata siguro ng anak na si nanay o di kaya si tatay ay hindi na nagsisimba. Yan yung isang malungkot, no? Na imbis tayo ang mag-imbita sa ating anak, pero tayo minsan ang iniimbita ng ating anak upang tayo ay magsimba. Uulitin ko po, no? Nakakalungkot na hindi sa membro ng pamilya natin ay iilan lang ang makadiyos, iilan lang ang nagsisimba, iilan lang ang nagdadasal. Maaring si nanay, maaring si tatay, o di kaya anak. Pero malimit lang, paminsan-minsan lang natin nakikita sa simbahan ng bawat pamilya ay nagsisimba silang lahat. Kaya para sa akin, ang pinakamagandang dasal para sa pamilya na ang bawat membro ng pamilya ay mapalapit sa ating Panginoong Hesukristo o ang bawat membro ay makadiyos. Kasi mga kapatid, kung ang bawat membro ng pamilya ay makadiyos, nagsigurado po ako ang pamilyang yan ay madasalin. Amen? Di ba? Sabi pa nga, the family that prays together stays together, di ba? Sa pamamagitan ng pagdadasal ay binubuklod tayo bilang isang pamilya. Pangalawa, na sigurado tayo na ang pamilya ay makadiyos, sigurado din tayo na ang pamilya na yan ay tinutupad ang kalooban ng Diyos at nakikinig sa kanyang salita. Yan po yung sabi sa ating ebanghelyo ngayon. Sabi ng ating Panginoon, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos ay tumutupad nito at siyang ina at mga kapatid ko. Pero hindi tayo makakapagpakinig sa salita ng Diyos at hindi natin tinutupad bilang isang pamilya ang kalooban ng Diyos kung hindi tayo makadiyos at kung hindi tayo malapit ang bawat membro sa ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kapag ang pamilya ay malapit at makadiyos, sigurado po yan na ang pamilyang ito ay banal na pamilya. Holy family. Diba? Masarap kapag sabihan ka ng kapitbahay mo, alam mo, Father, yung pamilyang yan, napakaganda. Kasi parabang napaka-banal sila sapagkat sama-sama silang nagdadasal, sama-sama silang nagro-rosaryo, at higit sa lahat, sama-sama silang nagsisimba. Diba? Kaya mga kapatid, kung sa pamilya natin, nahalata na po natin na ang bawat membro ng isang membro ng pamilya natin ay, tawag nito, lumayo na sa Diyos, sa grasya at biyaya ng Diyos, hindi na nagsisimba, hindi na nagdadasal, huwag niyo pong kalimutang ipagdasal niyo po sila. Ipagdasal niyo po siya. Diba? Kasi napakabigat din sa kalooban na ang isang membro ng pamilya
ay para bang sa pagdating ng kaligtasan ay hindi siya maliligtas. Tama? Dahil malayo siya sa Diyos. Dahil hindi siya nagsisimba o higit sa lahat, hindi niya ginagampanan ang buhay kabanalan. Kaya maganda na ang sa bawat isa sa atin na ang panawagan natin, ang panawagan ng ating ebanghelyo ngayon, sabi ng Panginoon, nagiging kapatid at nagiging ina tayo, no? Nagiging kapamilya tayo ng Diyos kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya para sa akin, ang pinakamagandang dasal sa pamilya na ang bawat membro ng pamilya sana ay makadiyos at mapalapit sa ating Panginoon, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pangaral ni Jesus sa Ebanghelyo at ang kaniyang sariling buhay ang ating panuntunan sa pagnanais nating malaman ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Diyos, Ama, upang makasunod tayo sa Kanya at maisabuhay ang Kanyang pangaral. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Ang simbahan naway isabuhay ang espiritu ng Ebanghelyo at tuwin ang hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. At tinawang mapalalim ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at yaong mga kapuspalad. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Tayo naway maging mga tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. At inawang isabuhay sa araw-araw na pangyayari at kaganapan ng ating buhay ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Ang mga yumao naway magtamo ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming pananampalataya. Ipahayag mo, ipinahahayag sa mabuting gawain. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Itong tinapay at palak na mula sa'yo muling iahain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siyang iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahihintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco ang aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Iingatan kanina.
matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawat mahabag. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Announcement: inaanyayahan po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan, at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide reformation ngayong gabi, September 24, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang Shrine is a Place Where We Receive Mercy. Ang ating tagapagsalita sa gabing ito ay walang iba kundi si Miss Cherry Pie Picache. Makiisa po tayo. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga deboto na nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay edad 25 hanggang 50 taon at hindi kasalukuyang miyembro ng anumang church ministry or organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito pagninilayan natin kung sino ang si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipakikilala din namin ang isang bagong inisyatibo at makatutulong sa iyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenoquiapo@gmail.com o pumunta sa information guard booth para mag-fill up ng form. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba
sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos ng aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sinasamba ka namin, inipinupo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sabisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin.